inyong lahat. Salamat dahil po nagbigay kayo ng oras para sa inyong mga sarili. Salamat. Ito po ang registration ng National Commission of Senior Citizen ay talaga naman po tumulong ako ng pupukan, lalo na po nung ako ay kinausap ni Atty. Franklin Epihano na siya po ang chairperson at CEO ng NCSC. Bakit po? Sapagkat ito po ay makakatulong sa inyo. Di po ba sa tagal niyo na umabot po kayo sa edad na senior citizen? Ito po ang online registration. Ito po ang magbibigay ng totoong programa para sa inyo. Ang National Commission of Senior Citizen ay inyo pong tahanan. Ito po ay sariling ahensya ng mga senior citizen. Palakpakan mo natin ang NCSC na ito po ay tahanan nyo na at ito po ang makakatulong ninyo sa lahat ng programa at tutulong po sa problema ng mga senior citizen. Po ninyo, sa dalawang taon na po akong nakikipagpunuan sa bawat barangay, aaminin ko na po, syempre, pinupulitika tayo, hindi naman maiiwasan po yan. Pero ano pong iniisip ko, bakit patuloy ko po itong ginagawa? Ang iniisip ko po yung sitwasyon ng mga senior citizen. Hindi po ako bumaba para sa politika. E napakaaga naman kung ako ang politika. Isipin ninyo, right after election, bumaba na po ako. Meron akong outreach program para sa mga kabataan. Sa isang araw, 3,500 ng mga kabataan ang aking binibigyan ng food feeding program. Mula 6 a.m. hanggang 12 midnight, proud ako sabihin, ako po ay nasa kalsada para tumulong. Eh kung ako po mamamampay niya, bakit ko gagawin ng maaga? Gagastos lang, mapapagod lang, mapubudbud ang sapatos ko. Mawawalan ako ng boses, mangingitim ako. Pero ano po ang naging, ano po ang ipinakita sa akin ng katotohanan ng Panginoon? Na kailangan tayo po ay kumilos na. Kailangan tayo po ay gumawa ng kabutihan. Dahil nakita ninyo noong panahon ng pandemya, napakahirap ng buhay. So ito pong binigay sa atin ng pangalawang pagkakataon, bakit po natin sasayangin? Dahil lamang sa pananaw na mali ng ibang tao. So yung mga ganitong programa po na makakatulong sa ating mga magulang, bakit po tayo mga mamba na ipakita na ito po ay ating susuportahan? Bakit po tayo matatakot kung ang ating mga magulang ay magkakaroon ng kanilang health insurance, magkakaroon sila ng libreng check-up, ng libreng gamot, at matutulungan pa sila sa ibang programa. Katulad po ng ibinaba na bagong programa ng mahal na Presidente Bongbong Marcos, yung 10,000 every 5 years, kapag ikaw ay tumutong ng 85 years old, may 10,000 ka. Pagdating mo na 100 years old, meron ka pang 100,000. At the same time, hindi naman po yan. Dahil ang health insurance na 43 billion pesos ay ibinaba na po ng mahal na Pangulong Bongbong Marcos para sa mga senior citizen na sila ay magkaroon ng karapatan na humaga ang kanilang buhay, makasama ang kanilang mga anak. So bakit natin ipagkakait na ito ay malaman ng ating mga senior citizen at dapat lang na mapunta direkta sa ating mga senior citizen. Kaya naman ako po ay talagang patuloy ang aking pagtulong sa mga senior citizen na marehistro ang lahat ng senior. Papayag po ba kayo na ang 43 billion ay hindi sa pangalan ninyo mapunta? Hindi! Papayag ba kayo na ang 43 billion ay mapunta lang sa iilang bulsa? Hindi! Dahil kailangan ang 43 billion ang maging daan para ang mga senior citizen natin ay muling mabuhay sa programa na maganda katulad po ito ginagawa ng NCSC. Kaya ako naman po, nag-umpisa sa NCSC, 1.2 million pa lamang ang manakarehistro. Ngayon po, masasabi kong proud na ito ay umabot na sa 5 million. So kung hindi natin magpapatuloy ito, yung 7 million na dapat nakarehistro, kanino po mapupunta kung hindi po pangalan ninyo ang ating ilalagay? Eh baka maging mundo na lang yung permit yung 7 million. Mas marami pa yung mundo kaysa sa 5 million. Eh bakit po ako papayag na eh? Samantalang ito po ay karapatan ng mga senior citizen. Eh ang hirap ng buhay ng mga senior citizen. Kung ako nga po na 46 years old lamang, may nararamdaman na. What more pa ang mga
mga 70 years old, 75, 80 years old, 85. Saan po kukuha ang mga senior citizen natin ng pabili ng gabon? Saan po tayo pupunta? May nararamdaman tayo at kailangan natin magpa-check up sa doktor. Yung mga umaawat po ba ng mga barangay kapag kayo ba ay nakailangan, kaya po ba nila ibigay itong health insurance sa 5,000 pesos? Hindi! Ano dapat natin gawin sa kanila? Dapat ipamulat natin sa mga ibang tao po na mabuksan ang kanilang kaisipan na ito pong programa ay makakabuti para sa lahat. So bakit po natin aawatin na ito po ay malaman ng mga senior citizen? Parang sinabi mo na rin na wala kang respeto sa mga senior citizen. Na sinabi mo na wala kang pakainam. Bakit po gano'n ang nangyayari? Dahil lamang sa politika? Alam po ninyo, kung gusto mong tumakbo, gusto mong mapolitika, hindi po para magpakamatay ako ng maghapon hanggang gabi para lamang po magpakita ng dinas. Hindi po biro na ikaw ay bumaba ng maghapon hanggang gabi na halos wala lang po kong oras magsuklay ng buhok, wala lang po akong time sa aking sarili, iniiwan ko po mga anak ko sa bahay. Lahat po ng sakripisyo na yan, ayoko naman po sanang ipakita sa inyo na sakripisyo yan, kundi ito pong ginagawa ko ay isang paraan lamang ng pagmamahal. Dahil sabi nga nila, nasa Biblia, di ba po, honor your father and your mother. Ito pong ginagawa ko, pakilala at pagbibigay respeto sa mga magulang na tulad po ng isang mati. Dahil ayoko na pong mahirapan ang mga senior citizen na pipila, aasa, lalapit ka kung saan, bibigyan ka ng 100, 200, 50 pesos, mabubutas ang iyong pulsa sa pamasahe, uuwi kang luhaan, nalulungkot ka, madedepress ka, iisipin mo na wala ka na palang gobyerno ang inaasahan. Kanya po gano'n ang ating administrasyon ng pangyayari. Kung hindi, ito po ang umpisa na marapat lamang pasalamatan ang ating mga senior citizen at bigyan ng totoong programa dahil gusto pa po natin humaga ang buhay ng mga senior citizen. Gusto po natin na mawala na po ang stress ni nanay at ni tatay. Gusto ko po na ilalabas ng pera para sa kanyang pagpapacheck ang magtatabi niya para po sa ibang bagay na mahalaga. At huwag po kayong mahiya na ito pong benepisyo kahit na wala pa kayong trabaho, kayo po ay nagbigay na ng matagal at mahabang kontribusyon sa ating gobyerno dahil mula nung kayo ay nagtrabaho, bumibili ng gamit ng inyong anak, kumakain sa labas, nagbabayad ng tax. Ito po ang nagbigay ng pondo sa ating bayan. So marapat lamang, balikan po kayo ng programang totoo. At dapat lamang na mabantayan po natin na ang 43 billion pesos ay talaga namang mapunta po sa inyo. Kaya sinasabi nila, namumuliti ka si Marata Mundo. Sila po'y pumunta dito! Inaama po sila, humarap sila dito. Kung yung ginagawa ko po ay kaya nilang gawin, nang wala silang hinihiling na palit. Dahil ito po ginagawa ko, hindi po humihiling na mapalit. Dahil ang gusto ko lang makita na ang mga senior citizen ng Maynila at ang buong Pilipinas ay magkaroon na talaga ng masayang buhay habang tayo po ay nandito pa. Iisa lang po ang buhay natin. Minsan lang po tayo mapubuhay dito, kaya marapat lamang na ibigay po natin ito sa pagpulong. Kaya ito po online registration, pupunta na po talaga dahil kailangan na natin mapunan ang lahat ng senior citizen. Dahil nandiyan na po ang pondo na 43 billion, nandiyan na po yung panibagong batas na programa para sa 10,000 every 5 years ng isang senior citizen. Siyempre, dapat kunin na po natin. Kahit hindi pa po kayo mag-iti, ito po programa ng health insurance is 5,000 every senior citizen. Every citizen is entitled to 5,000 pesos health insurance. Eh kung yung pagbahanda ng lantay eh, di ba nagtsatsaga ka? Nakikipagbunuhan ka pa? Nakikipaglaban ka pa? One more pa? Itong 5,000 pesos na inyong pong makukuha bilang isang beneficyo para sa mga senior citizen.